Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB mula at yun, tayo mula dito sa ating video reaction at sa ating news reaction. At kung saan nandito tayo sa PHTV, subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, China napahiya, US Coast Guard hinarang at ineskortan ang isang Chinese warship pabalik sa China. At yun, paalala lamang ito at reaction video lamang namang sumasalaraon dito, bahagi lamang na ating reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Iniulat na ipinag-utos umano ni US President Joe Biden sa US Coast Guard na magpadala kaagad ng mga barko sa West Philippine Sea upang tulungan ang Pilipinas na harapin ang mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa nasabing karagatan. Ipinaliwanag ni US National Security Advisor Jake Sullivan sa mga reporters na kailangan umanong magpadala kaagad ng mga barko ang US Coast Guard sa West Philippine Sea dahil sa tumitinding tensyon ngayon sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Sullivan na ginawa nila ang hakbang na ito upang mapigilan ang paglala ng sitwasyon sa Ayungin Shoal na kung saan regular na nagsasagawa ng resupply mission ang Armed Forces of the Philippines para sa mga tropa nito na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Nagbanta din siya laban sa mga agresibong aksyon ng komunistang bansa at sinabi na hindi sila magdadalawang isip na aktibahin ang Mutual Defense Treaty nito sa Pilipinas kung susubukang galawin o saktan ng Chinese military ang mga Filipino troops sa Ayungin. Yan nga no mga kabalita natin na talagang itong US patuloy nga yung talagang suporta no sa ating bansa na talagang nga nahanda ngang ma-aktiba nga itong Mutual Defense Treaty kung sakaling tuluyan nga may mapapahamak nga no sa ating mga hukbo o sa ating hanay dito nga sa West Philippine Sea. Na ito nga yung tila nga ba pagbabanta nga ng US President na si Joe Biden umano mga kabalita natin na talaga nga yung pagpapadala ng barko dito sa West Philippine Sea ay nagpapatuloy at talagang hindi nga pinapayagan o hinahayaan yung mga maling aksyon o hakbang nitong mga Chekwang to ng China. Na lahat din ng tila nga ba no, pangontra o hakbang ng US laban sa China. Ginagawa ito ng US upang talagang hindi magtagumpay sa nais itong mga Chekwang to, itong China. No, na kung saan hanggang ang sa pagre-resupply natin no, sa Ayungin Shoal, handa nga sumama itong US. So handa nga tayong talagang gabayan no, dito nga no, sa ginagawa nating hakbang. Laban nga sa mga Chekwang to o sa China, may patupad lamang yung tamang batas at narapat na batas no. Dito sa bahagi ng ating mga teritoryo na nais nga talagang tuluyang makuha o makubkob ng mga Chekwang to na hindi naman hinahayaan ng ating mga kaalyansa kagaya na lamang nitong US. No? At yun, tuloy pa natin. Iniulat ito matapos sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nababahala ito sa posibleng mas malalapang aksidente sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pagharang ng Chinese Coast Guard sa mga ginagawa nitong resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. sa media na parang pinitik lang tayo sa tenga, ngunit nababahala sila na baka mayroong mangyaring masama dahil posibleng sa susunod sadya talagang banggain ng CCG ang mga Philippine vessel. Sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea ng ginawang peligrosong pagharang ng Chinese Coast Guard ang naging sanhi ng banggaan sa isang kinontratang resupply boat ng Armed Forces of the Philippines. Nanawagan naman ang isang international think tank na Strat-based ADR para sa agarang joint patrol kasama ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na tumitinding tensyon ngayon sa pagitan ng China at Pilipinas.
Sinabi ni Strat Vice President Dindo Manhit na sa harap ng tumitinding hamon, inirerekomenda ng kanilang institute ang agarang pagsasagawa ng mga joint patrol kasama ang mga like-minded na bansa tulad ng Estados Unidos, Japan, Canada, Australia at South Korea sa West Philippine Sea. Sinabi rin ni Manhit na dapat manguna at himukin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas na magsagawa ng joint patrol upang igiit ang mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na pinayuhan umano na isang mataas na opisyal ng People's Liberation Army, si President Xi Jinping, na huwag sagarin ang pasensya ng Amerika at Pilipinas dahil posible umanong magkasundo ang dalawang bansa na palakasin ang kanilang presensya sa South China Sea. Sinabi ng isang hindi pinangalanan Chinese general na nababahala siya na baka magpadala ng mas malakas na pwersa ang Estados Unidos sa Pilipinas at kapag nangyari ito, sigurado umanong tataas lalo ang tensyon sa South China Sea. Ipiniliwanag niya na kapag nag-deploy ng mas maraming sundalo at asset ang US military sa pinagtatalunang karagatan, sigurado umanong tataas ang posibilidad ng aksidente at posibleng humantong ito sa hidwaan. Yan nga yung isa sa iniwasan ng mga chekwang to ng China, yung tuluyang talagang makumporta sila ng US at tuluyang mabigyan sila ng hakbang na talagang pagsisisihan ng mga chekwang to ng China. Dahil alam naman natin na itong US ay talagang gigil din dito sa mga chekwang to sa China. Kaya ito nga yung tila nga ba magiging resulta yung tuluyang pagkaubos din ng sundalo ng mga chekwang to ng China. Pagtuluyan nga gumawa nga ng hakbang itong US laban nga sa kanila. Na ito nga ang iniiwasan at kinakatakutan din ng mga kasundaluhan ng mga chekwang to o ito nga mga general nga na ayaw sa ganito nga magiging kalalabasan nga ng ginagawa ng kanilang presidente. At ito nga ang iniiwasan din nila. Yung tuluyang magkaroon ng komportahan nga dito nga no sa US itong mga chekwang to, itong kasundaluhan nga ng mga chekwang to dahil alam nila na talagang hindi sila basta-basta no makakaubra sa US dahil nga sanay ito no sa pakikipagbakbakan o pakikipaglaban nga. Ito ang kinakatakutan din ng mga general at mga kasundaluhan ng mga chekwang to no. At yun, tuloy pa natin. Sinabi naman ng mga eksperto na malinaw umano na nababahala ang ilang opisyal ng People's Liberation Army at sa katunayan, marami sa kanila ang hindi sumusuporta at ayaw sa gera, lalong-lalo na kung ang makakalaban nila ay ang US military. Iniulat ito matapos nagkaisa ang mga mambabatas sa Estados Unidos na kondinahin ang mga agresibo at illegal na aksyon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea at ang patuloy na paglabag nito sa international na batas. Sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na noong nakaraang linggo, habang nagsasagawa sila ng isang regular na resupply mission sa BRP Sierra Madre, agresibo umanong hinarang at binangga ng Chinese Coast Guard ang isang Philippine resupply boat malapit sa Ayungin Shoal. Naglabas ng bipartisan statement ang House Foreign Affairs Committee ng Estados Unidos bilang suporta sa Pilipinas at sinabi na kinukundina nito ang ginawang aksyon ng China at nangako na hahanap sila ng paraan upang matulungan ang PCG. Sinabi sa pahayag na ibinahagi ng US Embassy sa Manila na walang alinlangan na susuportahan ng gobyerno ng Estados Unidos ang Pilipinas at nangakong lalabanan ang mga ginagawang illegal na aksyon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ay inisyo ni House Foreign Affairs Committee Chairman Michael McCaul ng Texas, Gregory Mix ng New York, kasama ang Subcommittee on the Indo-Pacific Chairman na si Yang Kim at Amy Vera na parehong mula sa California. Sinabi ng mga mambabatas
ng mga barko ng CCG at Maritime Militia ay sinadya umanong banggain ang mga PCG vessel na kung saan ang mga Filipino crew member ay direktang nalagay sa panganib sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan eto nga, yung tila nga ba no, na talagang pagnanais no ng US at eto nga presidente nila na talagang makapagpadala nga ng mga barko dito nga no sa ating mga nasasakupan upang kaharapin nga yung mga maling aksyon o no, hakbang nito mga Chekwang to ng China upang matulungan na rin yung ating bansa nga no sa pagprotekta at tila nga ba sa ginagawang hindi tama ng mga Chekwang to ng China. Dahil alam naman natin itong mga Chekwang to, itong China ay talagang hindi rin magawang bombahin ng tubig itong US dahil alam nila na talagang hindi sila uurungan ito at talagang babalikan sila nito ng pambobomba rin ng tubig. No? Kaya ito yung tila nga ba na is na talagang maging hakbang nga ni US President Joe Biden yung tuluyang makapagbigay nga syempre ng suporta no, sa ating bansa lalo na sa kinakaharap nating sitwasyon dito at talagang makatulong at talagang tuluyang maprotektahan yung mga teritoryong nais ngang kunin ng mga Chekwang to ng China dahil tila nga ba nagiging mas agresibo ito at talagang tuluyang nais ng makuha o talagang lahat ng pamamaraan gagawin nga dito nga no, sa bahagi ng ating mga teritoryo. Kaya ito yung tila nga ba no, na talagang nagiging aksyon o no, hakbang nitong US na talagang magbabala at talagang bantaan itong mga Chekwang to itong China sa mga maling hakbang o talagang hindi na tamang gawi dito nga sa karagatan na kung saan na maaari nga maaktiba nga itong Mutual Defense Treaty kung tuluyan na talagang may masasaktan at masasawi nga o tuluyang may mawawasak nga sa ating mga barko ng no, mga kabalita natin sa pamamagitan nga ng mga pag-atake nitong mga Chekwang to ng kanilang water cannon o kung ano pa mga tila nga ba no balak na gawin nga no sa ating mga barko. Talagang kusa nga gagalaw nga itong Mutual Defense Treaty natin at ito nga magiging hudyat upang tugunan itong mga Chekwang to itong China nga no sa kanilang pag-aalipusta nga no sa ating bansa. At dito pa nga yung tila nga ba nagiging talagang banggaan ng ating barko dito sa mga Chekwang to dahil nga sa pinagagawa ding mga delikadong hakbang o pagmamaneubra na wala nga sa lugar no. Kaya ito yung nangyayari na tila nga ba nagkakaroon ng talagang mga banggaan dito nga no, sa bahagi nga ng mga karagatang nais kunin at sakupin ng mga Chekwang to ng China. Na isa to sa marin na kinukundi na natin at patuloy nating pinoprotesta itong mga pinagagawa ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to na wala naman talagang karapatan na talagang pasukin o kunin yung ating teritoryo at puro pang-aangkin lamang ang hangad. Kaya ito nga yung nangyayari, yung tila nga ba lahat ng pamamaraan, pati yung mga banggaan ay nangyayari nga rito dahil din sa tila nga ba no, kagagawa ng mga Chekwang to. At dito pa nga yung talagang malakas ang tugon at prehensya ng US na talagang iniiwasan ng mga kasundaluhan, maski yung mga official general nga ng mga Chekwang to ayaw nga na tila nga ba tuluyang kumportahin na talagang malagay nga sa alanganin sila kapag tuluyang magpadala pa ng mas malalakas na pwersa at tugon itong US laban sa kanila dahil talagang hindi rin sila sasantuhin dito nga no, sa karagatan. At ito nga tila nga ba pinapakita ng US sa mga Chekwang to yung malakasang tugon at suporta no, sa ating bansa na talagang hindi nga mapapatid sa kahit anong pamamaraan talagang tutulong at tutulong itong US upang harapin at labanan ng tila nga ba pag-alipusta o yung mga ginagawang hindi tama ng mga Chekwang to o ng China nga. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo, kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa PHTV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, tama lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!